Are you willing to do that? Are Apo. You willing to defend the Philippines? Apo. Lumakas ang naturalization bid ng residente ng Barangay Ginebra na si Justin Brownlee sa Senado matapos makuha ang tango mula sa Justice and Human Rights Committee noong Lunes 21 ng Nobyembre. Matapos kilalanin ang pagtanggap ng 21 iba't ibang mga dokumento na tumulong sa aplikasyon ng naturalization ni Brownlee at walang pagdinig ng pagtutol mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, inaprubahan ng chairman ng komite na si Senator Francis Tolentino ang panukalang batas na ngayon ay tatalakayin sa antas ng plenaryo. Sinamahan ng mga opisyal mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas SBP katulad sa kanyang pagharap sa Kamara noong 16 ng Nobyembre. Ang ininungkahing panukala ay ang aming kontribusyon sa aming sama-samang pagsisikap na makamit ang aming pangarap na mabawi ang nangungunang pwesto sa Southeast Asian Games at manalo sa iba pang internasyonal na paligsahan, sabi ni Senator Ronald De La Rosa, ang may-akda ng panukalang batas. Justin Brownlee, as I know, is a athlete characterized by excellence and humility. He is a very good example to the Filipino people, added De La Rosa, who is a self-confessed Ginebra fan. Hindi lang siya mahal ng mga Pinoy basketball fans at kung makikita nila ang kilos ni Justin Brownlee sa laro, matututunan nilang mahalin ang ganitong klaseng atleta dahil sa kanyang kababaang loob. Ang SBP sa pangunguna ni Executive Director Sonny Barrios at Gilas Team Manager Butch Antonio sa Senado para sa tulong na tiniyak na ang pagdaragdag ni Brownlee ay magpapaganda sa Gilas Pool. Idinagdag ni Antonio na ang posibleng pagsama ni Brownlee sa naturalized pool na mayroon ng Utah Jazz veteran na si Jordan Clarkson at Ateneo Center Ange Kawami ay malaking tulong sa World Cup 2023. Bukod sa World Cup, nakatakdang maglaro ang Pilipinas sa 32nd Southeast Asian Games sa Mayo, sa ipinagpaliban na Asian Games sa Setyembre, at sa FIBA Asia Cup Qualifiers sa Nobyembre. Ang nasabing panukalang batas ay dapat umabot sa 3rd pagbasa bago ito mapunta sa bicameral committee para sa mga posibleng pagbabago. Kapag naratipikahan, ipapadala ito sa Pangulo para pirmahan bilang batas. Tinitingnan ng Senado at Kamara na pabilisin ang proseso para makapaglaro si Brownlee sa Gilas Pilipinas sa February window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers.